do. Now I give him all my problems, and I'm here forevermore. We need to give God all of the praise. Isang mapagpalang gabi po mula dito sa Los Angeles, California, and we welcome everyone in Give God the Glory Ministry. Amen. Glory to God. Glory ng ating Diyos. At isang magandang umaga po din sa atin sa Pilipinas. Magandang tanghali po din sa atin sa inyo dyan sa Japan. Amen, praise God. At sa iba't ibang dako ng buong mundo. Amen, praise God. Anumang oras kayo datnan ng programang ito, ang pagpapala ng Diyos ang siyang bumuo sa ating kalagitnaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Kumusta naman ang aking butihin at guwapong partner? Mabuti naman. Siyempre. Amen. Praise God. At maraming salamat. Medyo naantala po kami kasi meron po ako naisip na nag-rush. Pero talaga natutuwa ako dito sa aking partner. Ang galing-galing. To God be the glory. Hallelujah. All for God's glory. Amen. Praise God. So, Pastor, welcome po natin muna ang ating mga viewers na ating kasama sa gabing ito. Amen, praise God. So, unang-una na, is natin i-welcome si Pastor Ricky Sangle and Pastora Angie Inahe. Amen, praise God. Sister Lilibet Torreja. God bless you, Sister Lilibet. Ayan naman pagkakasaya ni Pastor Lilibet Torreja. Sabi Amen. Ni Pastora Angie, no? Glory to God. Amen. At si Ate Miles Villacorte. Hi, at si Sister Nolitz Clanza ay atin ang kasama. Amen, praise God. At si Mel's Rain. Ayan, sabi ni Sister Nolitz, blessed evening, Pastor Elden and Pastor Ahele, and to all the viewers, good morning and good afternoon. Ayan, sabi ni Ate Miles, amen. Amen. So atin ang pasimulan agad, Pastor, amen, praise God, upang atin ang marinig agad ang ating panauhin sa gabing ito, sa ang ating pong platform sa gabing ito, ay God's story in my life, kung saan binibigyan daan po natin ang bawat patotoo, amen, buhay na patotoo ng ating mga kapatid sa Panginoon, amen, kung paanong ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay at kung paano nilang naranasan ang kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon na siya ay tunay na nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. In everything we do, we have to do it in the name of our Lord. Aba, nag-exercise yung aking partner. Mukhang magandang ano to, ha? Alright. Hallelujah. Ano ba yan? Exercise na pag-ready sa pagtawa? Yeah. O ano ba? Medyo nag-stress. Ano sinasabi ko man? Mag-exercise tuwing gabi na.
All right. Okay, tayo po ay manalangin. Ayan. Yeah, let's welcome also Harriet Lamas Marasigan. Thank you so much for joining us tonight. Ang biyaya ng Diyos ay sumaating lahat. Amen. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Okay, sige po. Sige, tayo po ay manalangin. Pasimula you, sa ating gawain. O Diyos, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat, dinadakilang iyong pangalan, Panginoon, sapagkat ikaw pa rin, O Diyos, noon ngayon at magpakailanman. Amen. At patuloy, hallelujah, Panginoon, Lord, tumutugon sa aming mga pangailangan at sa aming mga suliranin at sa aming, O Lord, God, pangangailangan, Panginoon. Marami po salamat, O Diyos, kaysa gabi at umaga, Panginoon. Anaman dako, Panginoon, at saan man, O Diyos, naroon na yung mga anak, nawa mayamo mong pagpapala ay sumagana sa bawat isa, at ang Espiritu, Panginoon, ay minsan pa'y sumaamin, at ikaw, Panginoon, Lord, God, hallelujah, ang makita sa amin, Panginoon. Papuri, Panginoon, Diyos, at pagpalaim mo, Lord, God, ang aming mga guests, praise God, hallelujah, sa kanilang mga testimonies. O Lord God Jesus, O God, hallelujah, ito'y maging isang daan upang, Panginoon, ay makilala ka, Panginoon, at makita at malaman na ikaw, O Diyos, na buhay, nagbabago, Panginoon, sa mga taong lumalapit na may kababaang loob sa iyo. Marami po salamat, Lord, pagpalaya mo ministering ito at ang kapurihan ay para sa iyo, Panginoon. Sa iyo muli, binagkalob namin ang lahat ng biyaya at pagpapala sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At kasama na rin natin ang ating magandang ate. Praise the Lord, ate. God bless. At Carlili. Amen. Praise God. Yan yung sabi niyan, Francisca. Yeah, sabi ni San Lilibet, ano? Love na love. Good evening po, Pastor Elden and Pastora Helen. Amen. God bless. God bless you too, sister. Magandang umaga din dyan sa iyo, Sister Lilibet. At kasama na rin natin si Sister Malen Verba. Ayan. Oh, praise the Lord, Sister Malen. Right. God hallelujah. Bless you. To God be all the glory. Yeah. Kung kayo, kailan lang, no? Nakaraang week. Yeah, no, no, siya yung Malen ating panauhin. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So kung kayo ay may nais i-share, no, na maikling patotoo upang mag-participate po kayo sa ating segment na ito, yeah, malaya po niyong i-type sa comment box natin at yan po ay ating i-shout out. Hindi po natin i-wash out, kundi i-shout out natin. Out. Ayan. Yeah. Shout out. Ayan. Amen. Praise God. So, si Sister Mildred Bulata, ay atin na rin kasama. Praise the Lord, thank Sister Mildred. Thank you so much for joining Mildred us, Sister Calgary, Mildred. Amen, praise God. Canada. Nasaan na ang iyong butihin at gwapong esposo? Naglalaba pa ba? Yeah, sabi ni Sir Malen, praise the Lord. All praise right, the Lord amen, din sa'yo. Hallelujah. So, Pastor, dako na tayo sa ating verse of the night. Ayan. Okay. Ayan, sabi din ni Sister Mildred, praise the Lord. Sister Malen, sabi niya, good evening po. At si Sister Remy Guillam Santiago ay atin na rin kasama. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome, Sister Remy. God bless welcome, you. Welcome. Mag-invite po kayo ng ating mga kapatiran at para tayo po ay pagpalain ng Diyos sa ating po maririnig ng mga patotoo. Amen. Praise God. Maganda hallelujah yung mga patotoong na ating po maririnig sa amen gabing ito, mga kapatid. Sige, Pastor, na-excite na po ako. Amen. Sige, basahin na po sige natin yung ating verse of the night. Nakikita natin sa screen. Pwede nyo kaming samahan sa pagbasa nito. Ready, begin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan. Mm. Actually, di ba may kanta si Pastor Glenn yan? Di ba yung sila nung ni Varno ba yun? Carla Varno, yeah? Yeah. Yeah, yung Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ, the same yesterday, and today, and forever. Yeah. He's the same. Yeah. Yan. Tunay nga na ang Panginoon natin ay hindi nagbabago. Kailanman. Hindi nagbabago. At di magbabago sa buhay mo. At sa buhay ko, siya'y laging tapat at dakila. Dakila. Ang sabi mo? Kasi siya'y laging tapat at laging naroon. Hindi yeah na-revise mo naman. May sarili kang version eh. Amen. So, napakagandang scripture ito mga kapatid na magbago man tayo sa ating Panginoon,
Ngunit ang Diyos kailanman po ay hindi nagbabago sa pag-ibig niya sa atin. Nga, ayan, sige, ang mukha ng tao nagbabago. Pati nga naman. Ang buhok ng tao nagbabago. Correct ka dyan. No? At yung boses ng tao nagbabago. Yes, oo, ako yun. Ang katawan ng tao nagbabago. Ako din yun. Pero ang Diyos kailanman, hindi siya nagbabago. Dating flat tummy, ngayon may salbabida. De, donuts lang. Built in salbabida. Ay, ikaw nagsabi naman sa akin, donuts. Donuts. At least masarap. Donut life. All right. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. So, hallelujah. Yeah, so alam ko marami ang makakapagpatunay nito sa ating mga buhay, no, na ang Diyos ay napatunayan natin na hindi po siya kailanman nagbago, mga kapatid. Bagamat tayo sometimes ay nagwe-wavering sa ating pananampalataya, pag-ibig sa ating Diyos, ngunit ang Panginoon in every situation na ating pong nararamdaman, mga kapatid, ganun pa rin po ang ating Panginoon. Oo. Yeah. Talagang ano siya eh, kumbaga, constant siya. Eh, katulad niya, di ba yung may isang kanta, magbago man ang init. Yeah, yun. Na iyon, nila. Mm-hmm. Yeah, yung si Jesus, si din nagbabago. Si Jesus din magbabago. Magpakailan. Magpakailan. Yeah, actually, yan yung, ano yan eh, na, oh, hindi pala. Yun na record yun sa Acts Bible hindi School. Hindi yan na i-entry ni Ate Rachel sa Glorious, ano. Yan yung, actually, yan po yung unang-unang composition ko way back 1987, nung ako po ay nag-isang taon na naglingkod sa Panginoon. Yan po ay na-record sa Acts Bible School. Yes, ng mga ng, Bible School students. I think 2000, no? Yeah. 2000, yan. Yeah, 2000. Yeah, year 2000. The 2000, year 2000. Amen. All right. So, amen. Tayo po praise ay dara po na sa ating pong pagbati. Ayan, in-case po sa ating pong winners, pastor, noong February. Ayan, batiin natin yung ating mga nagwagi. Ako ang nagwagi. Ayan, yung ating mga winners sa ating pong music trivia and Bible trivia. So, unahin natin yung ating Bible trivia. Ating Bible trivia yung first and last Thursday of the month. Yan. Kaya kung lang ito pong mag-participate, Thursday po, itong Thursday, yung first Thursday po, meron po kami yung Bible trivia yan. So, kailangan ko mag-participate first and last Thursday. Kaya pag the last Thursday po, yun na po lang yung sinasama yung point at ang po tayo ng dinner at po ay makakatanggap ng mga cash. Let's go.
sumasali lang para tayo po ay makatanggap ng biyaya. Yeah, katuwa lang ito. Yeah, at least plus natututo tayo. Importante doon yung fellowship, tsaka yung salita ng Diyos na ating naririnig. And also we can learn. Yes. Oh, I just want to welcome Nanay Lita Fulgencio. Amen. And Sister Aida Bayuca, thank you so much po sa pagsama niyo sa amin. Watching from Milan, Italy. Wow, Sister Aida, God bless you. Amen, praise God. Kung ito pong ating programa ay ma-share niyo po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, yan po ay aming na-appreciate. And kung pwede, maaari niyo po kaming i-follow po niyo yung aming page, The Christian Foundation, right, Pastor? Mm-hmm. No? The Christian Foundation po. At pwede nyo po kaming mag-join as a member po. Amen, praise God. And then i-subscribe nyo rin po ang aming YouTube channel. Yeah, Give God the Glory Ministry. Kailangan buo po. Give God the Glory Ministry. Amen. So po, ayan po ang aming ipinamamanhik sa inyo. Kami po ay inyong supportahan sa ating pong YouTube channel. Amen. Yeah, sabi ni Sir Lilia, praise the Lord po sa mga host natin, Pastora and Pastor Elden Villarin po. At sa mga viewers po. Talaga. Ayan, nandiyan na rin si Sister Annalisa Velasquez. We welcome you. Wow, God bless you. Praise the Lord. God bless you. Napakagalang na bata ni Sister Lilia. Yeah, po. Opo. Opo. At opo. Kay sarap sabihin. Po. At opo. Alright. Ano? Sit down. Sit down. Babe. catch. Kinuha mo ko aso. Ay, naku, ito naman. Ayan, nagkakatawa na naman tayo dito. Amen, praise God. So, to God be all the glory. Amen, praise God. At, Pastor. Bigyan mo na tayo ng awitin. No? Nandun na tayo ng awitin. Yes, para at least makarinig tayo. Yeah, bago tayo makarinig ng ating pong live testimony from our guest tonight. Mm-hmm. Amen, praise God. So, mapuri po muna tayo sa ating Panginoon sa pakikinig po ng awiting ito. Amen, praise God. At ating pong pakinggan ang awitin po from the album Paano na pinangunahan po ni Pastor Arnie Ferrer. And Friends. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Pulihin po natin ang Panginoon. Worship the Lord with us. Amen. Yaring kapatiran, magbahala.
kanyan ang nararapat sa atin. Kung gaano ang Diyos ay nagpatawad sa atin, nawa'y maging gayon ka rin. Paano mo masasabi, inikibig mo ang Diyos, kung ang kapatid mong natingitan hindi maibig halos? Pagpatawad ka ang ika'y patatawarin, pagkat ganyan ang nararapat sa atin. Kung gaano ang Diyos ay nagpatawad sa atin, nawa'y maging gayon ka rin. Hindi maibig halos, magpatawad ka at ika'y patatawarin, pagkat ganyan ang nararapat sa atin. Kung gaano ang Diyos ay nagpatawad sa atin, naway maging gayon ka rin. Transparent yung message ng awitin, no? Paano mo nga naman masasabing iniibig mo Panginoon, yes, kung yung kapatid mong nakikita hindi mo maibig halos? Mm-hmm. Makita mo lang yung anino, kumukulo na yung dugo. Diba? No? So, siguro kaya kumukulo dahil may piniprito. May nilalaga. Prito? Oo, oh, nga pala nilalaga. Bagay, kumukulo rin naman yung mantika. Eh. Yeah. So, napakagandang awitin, mga kapatid. Isang magandang paalala po sa atin na kailangan marunong po tayong magpatawad, dahil kung ang Panginoon nga po natin ay nagpatawad at tayo po ay tinuruan ng Diyos na we have to forgive 70 times 7. Forgive and forget. Ayan. Ayan. Hallelujah. Kanta ni Sharon Cuneta yun. At we want to welcome Sister Andrea Ramos Corpus. Thank you so much for joining us. At sabi niya, praise God, Pastora and Pastor. At gayon din si Pastor Alfredo Dodong Olila Tarayo. God Amen. Bless you. Thank po. You so praise much the Lord. Po sa pagsama niyo po sa amin sa gabing ito. Amen. Praise God. So, I'm blessed of that message. Amen. Praise God. And actually, alam ko yung patotoo ni Pastor Arnie Ferreria na compose niya yan, na i-share niya yan sa akin, na kasi nga, merong isang kapatiran na talagang galit sa kanya. So, parang nag-usap ang Panginoon sa kanya na through that song ay mabigyan ng paalala ang bawat nakakaranas ng ganyan mga sitwasyon. Amen. So bilang mga anak ng Diyos, amen, praise God, sabi nga, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay sa Diyos. Sa mga nakakikilala kay Jesus. Ay, pinabayaan ako ng partner ko kumanta mag-isa. Hindi ko alam yun eh. Ay, hindi mo alam. Alright, so talagang dapat tayo po ay magmahalan. Sabi nga po ng 1 John chapter 4, verses 7 to 8. Ayan, beloved, let us love one another. Ayan, may awitin nga yan. Beloved of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love. Beloved, let us love one another. 1 John 4, 7 and 8. Point.
Hallelujah. Ayan, praise the Lord. Palakpak naman tayo dyan. Kaya dapat siguro tayo matutong manatiling, magpiligan, magmahalan, magdamayan, magtulungan. Ayan ang tinuro sa atin ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi ni Pastor Alfredo, salamat po sa pagbati. Amen. At salamat din po sa pagsama nyo sa amin. Amen. Praise God. So, hindi na tayo magtagal, Pastor, at tayo na po ay makaririnig na ng unang patotoo mula sa ating invited guest. Amen. Praise God. Hallelujah. At ito pong ating panauhin ay kilalang kilala natin, syempre. No, kilala mo ito, Pastor. Oh, syempre. Syempre naman. Eh, maganda to eh. Kilalang kilala ko yan. Oo naman. O, diba? At ito ay tinawag ng ating Panginoon. At napakaganda ng kanyang patotoo na bago siya nakakilala sa Panginoon. I know marami siyang testimony, but yeah, God will help her na concise niya. Nandun lang lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. And tawagan na natin. Yeah, tawagan na natin. And i-flash mo na agad, Pastor, para makita na agad ng ating mga viewers kung sino yung ating unang magbibigay ng kapurihan na patotoo sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sabi ni Sister Lilia, yes, true, papuri singer po at ang original niyan. Sa dami ng kinakanta namin, Sister Lilia. Yeah, papuri singer sa original. Ano yun? Ano na nga? Alin? Ayan, ito po atin na po tinatawagan ang ating pong unang guest sa gabing ito. Amen, praise God. Ayan na! Wow. Hallelujah. Sinasabi ko na talaga siya po ay maganda. Reflection of me. Amen. Hindi ko siya naririnig. Bakit? Hello? Nagsasalita ka na. Sige, pa-hello muna. Ayan. Sandali, baka may hindi. Sandali lang, hindi ka namin naririnig. Sandali. Ayan. So, sa ating pong mga viewers, habang hindi nyo po nakikita dahil ating pong inaayos yung kanyang audio, ayan. Actually, napakaganda ng kanyang patotoo, mga kapatid. Huwag po kayong bibitiw, mga kapatid, dahil ang ating pong mga marininig ay talagang buhay na buhay. At ito po ay fresh na fresh. Amen. Praise God. Hallelujah. So, naririnig mo naman kami. Hindi pa kita mabanggit kasi para at least pag-introduce namin, tsaka namin ipapakita yun doon sa Hindi ka ba nakamute? Hindi ka ba daw nakamute? Ate, ayun na. Nakamute ka kasi hindi ka namin naririnig. Yeah. Alright. At si Dian Obnyala Nips ay ating kasama. Amen. Praise God. Sa gabing ito, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Amen. Praise God. Hallelujah. At sa ating, habang pong inaantay natin na maayos ang audio ng ating pong first guest na magbibigay ng kanyang pasasalamat sa Panginoon, ito pong aming segment every first Tuesday and last Tuesday of the month ay binibigyan daan po natin ang lahat ng ating mga patotoo, mga kapatid. So, if you are more than willing to give God the glory through your testimony, mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa amin sa Messenger, Denlen account po. At sabihin niyo po sa amin na nais niyo po mag-participate. Maari po kayong mag-send ng video or maari po kayong magpa-schedule ng live. Katulad po ng ating panauhin, mga kapatid. Amen. Praise God. So, ang ating pong time slot po sa ating testimonials is 5 to 10 minutes. Pero since we only have two guests tonight, so sabi ko dito sa ating unang guest ay pwede siyang mag-testify from 10 to 15 minutes. Kasama na rin po doon yung kanyang papuring awit sa ating Panginoon. So okay na po, Sir? Ayun, naririnig na natin. So paki-flash na. Okay na? So, okay na. Alright, so ito po ang ating first guest tonight. Amen, praise God. Walang iba po kung hindi si Pastora Angie Baratier and Mahir. Yari, tuloy-tuloy naman ito yung nakikita na. Siya po ay aking magandang kapatid. Yan. So, bunso, pangalawa, so pangatlo po siya. Ayan. So, ate ko po yan. Yeah, ate ko po yan. Talagang akin talaga, ate ko yan. Ate ko din yan eh. Alright, sige, Pasora, kayo po ay amin na binibigyan ng daan. Sa inyo na po ang pagkakataon. God bless, so, God bless you po. Praise the Lord. God bless you, Pastor Elton, and my very beautiful sister. In flesh and in the Lord. Praise God. So, I was deeply moved kasi nagkaroon ako ng pagkakataon para share
ang life testimony ko. But then before that, gusto ko munang ibahagi yung awit at magbigay talaga ng papuri sa ating Panginoon na this song composed by my very talented sister, Sister Helen, ang kanya pong kinompose sa awit ito, talagang nag-move sa akin at nag-bless ako yung siya ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Amen? Praise God. Purihin natin ating Panginoon habang inaawit ko ang awit na ito. Praise God. Hallelujah. Nung hindi ka pa nakakikilala, kasama siya sa tuwi ng mga kailangan mo'y nakikita niya. Mahal ka niyang tapat, kaibigan lumapit ka't naghihintay siya. Natuto kang magsisi sa iyong kasalanan. Lumuha at ang buhay mo'y sa kanya nilaan. Mainit siyang pinaglingkuran, ikaya mo'y walang hanggang. Kanyang sinubok ang iyong katapatan, subalit init mo'y biglang nagkulang. Hindi kanya higit ka na magtulungan, hindi kanya mababayaan. Si Jesus di magbabago magpakailanman. Siya ang kahapon, ngayon at kailanman, handang tumulong sa'yo anumang pangangailangan. Magbago man ang init na iyong inilaan, si Jesus di magpapago magpakailanman. Si Jesus di magpapago magpakailanman. Praise God, to God be the glory. Na tunay nga na, ayan, na-touch talaga ako sa kapaw. Praise God na talagang simula't simula pa, mga kapatid, praise God, ang ating Panginoon ay hindi nagbago. Praise the Lord na simula pa, kahit hindi pa tayo Kristiyano, nandun na lagi nga nakaagapay ang Panginoon, lalo't higit ngayon na tayo'y naging Kristiyano. God gave us all, amen, His promises. Praise God. So, napakaganda ng patotoo ko. Tunay nga na sinabi ni Sister Helen, she's the great blessing in my life, na I was the first one, tama Sister Helen, I was the first one who was converted in our belief. Ano pa nga ako niyan eh, tawag doon, persecutor. Persecutor ako ni Sister Helen because, yes, hindi lang. So, yung parang, kasi dati, high school pa lang, talagang very active na siya sa mga Christian, ano, Christian org. High school pa lang, I think, o college yata, yung, yun, SEA, di ba? Oo. So, sabi ko, sige, okay lang. Maganda naman, praise God. Until, nag-college na yata kami noon. So, oo. So, yun, napunta sa YMCA. Ano ba yung Apostolic Fellowship eh? Basta yung Pastor Galit. Sa YMCA yun. Apostolic Christian Fellowship Center. Sa YMCA. Oo, yeah. Sa YMCA. So, ang laki ng YMCA, ah. Sabi ko, grabe, nung invite ako ni si Helen doon. But before that, no, parang sabi ko, ano ba yan, papalit pa ng, alam mo na, ng reliyon, eh, ito na nga, meron na, bakit ganun pa? At saka naalala so, ko yun, Ate Angie, sabi mo, ayaw mo nang, yung ano, nung umaatin ng Sunday school, gusto mo yung sa divine service na lang. Oh. I remember that. That time, remember, hapon kasi yung service noon. Yeah, yeah. Inaantok-antok ako kasi di ba parang isa lang yung nagtuturo, parang nabobore ako noon. Sabi ko, ayoko ng Sunday school, gusto ko ano lang, yung kantahan lang, ganun-ganun. So, yun, without realizing na napakahalaga pala talaga ng Sunday school. Yeah, that was September 7, 1986. Yes, that was my birthday, September 7.
So parang 1 week lang yata ang ano natin. Yan, yung pagitan. So ganun kabilis kumilos ang Panginoon. So yun nga, sabi ko, ayaw ko ng ano, parang napaplastikan ako. Kasi kahit sa PUP kasi may nakikita ko mga ganyan, mga hawak na Bible. Sabi ko, ayaw ko nga niya. Kasi nga, nakikita ko si Sir Helen noon, eh ang suot ay humahaba na yung palda. And say, ang ano ko noon sa PUP was, ang PE ko noon is swimming. Diba? Siyempre swimming. Oh, sexy ko noon. ngayon, siksik na. Ngayon, siksik na. Hello. Yun, dito ako. Siyempre, yan, medyo, sabi nga nila, coke. Ngayon, coke litro na. Yun. O di, siyempre yun. Tapos, oo, naging PE ko din noon. Ano, yung lawn tennis, siyempre, ang ibisin ng palta, santang pa. Proud na proud. Wow, maglo-lawn tennis. Parang ganun. Sabi ko, yun nga, parang ang OA-OA naman. Recruiter ako ng si Sir Helen noon. Sabi ko, yoko. Nakikita ko siya noon. Pero, God moved. Kasi, yun, after ng 1 week, so, yun, may service nung sa YMCA. So, the very first song that touched my heart, really touched my heart, talagang magulgula, kumiyak ako. Basta alam ko lang yung passage na or yung verse na Jesus never fails. Eh si Brother Glenn pa yung ano nun. Talaga namang, wow. Tapos, nagre-revival. Oo, talagang kinabot ko nun. Talagang, umiyak na ako nung umiyak nun. Yun yung first song na talagang hindi ko makakalimutan na ito yung maririnig ko. Umiiyak talaga ako. Kasi sabi ko, totoo nga Lord na you are a God of love that you really never fails. Love never fails to understand, di ba? Yun yung isang words sa Bible, sa love na verse ng Corinthians na talagang tumatak sa akin, love never fails to understand. Mm-hmm. Yung talagang kapag nagmamahal ka pala talaga, hindi mawawala sa'yo yung umunawa ka. Right. Let's say may mga taong nagsala sa'yo, uunawain mo. Katulad ng awit ni Pastor kanina, yung kataan pa ni Pastor Arnie, no? Na magpatawad ka at ikay patatawarin. No? I was deeply moved kanina nung naalala ko yun. Sabi ko, Lord, salamat kasi yung awit na yun, isa pa rin sa nagbigay sa akin ng lakas para maunawaan ko at matuto ko magpatawad. Amen? So yun. So yun na nga, no? Nakita ko na yun, unti-unti, nakikita ko na nung tinanggap ko yung Panginoon, nung time na yon talagang umiiyak ako. Nung sinabi ni Pastor Galimit, oh, sinong tatanggap sa Panginoon? Taas ako, ang gandang kamay. Punta na ako yun sa baptistry. Palit-palit na ng damit. So, yun. Nung time na yon naramdaman ko yung Panginoon, He really washed me. Kasi siyempre, meron tayong, sabi nga, magbabait ka pa, meron ka ng unconfessing, lahat yan, mga natatagong kasalanan. God will remove it according to His words, di ba? Sabi nga na sa Acts 2.38, na kapag tinanggap natin ang Panginoon sa bautismo sa Kanyang pangalan, amen? Tayo ay Kanyang patatarawarin, lilinisin, at yung Kanyang banal ito, na regalo niya, praise God, yun ang magbibigay sa atin ng lakas, ng power. Amen? So yun, na-involve hanggang sa ma-involve na sa mga ministry, praise God. Noong ako ay nakapunta sa Hong Kong, praise God, 1992, na-involve din ako sa gawain. Hinanap-hanap ko ang gawain siguro mga ilang buwan bago hindi ako naka-attend kasi hindi ko alam talaga. Pero pinilit ko yung boss ko. Sabi ko, boss, sabi ko talagang I really want to go to church. Saan ba yung church mo? Yung binigay ko yung address, sabi niya, ang layo naman. Marami namang Catholic church dyan. Sabi niya ganun. No, sir, I really want to go to this church kasi ito yung church where I belong. Yun nga yung sa New Life Fellowship sa Hong Kong. So yun, hanggang sa sabi niya, sige, siyempre bago ko doon, sinamahan pa niya ako papunta sa church. Nung tinuro ko yung church, sabi niya, is that your church? Siyempre, building lang. Is that your church? Parang plain na plain, bakit building lang? Sabi ko, boss, I have to go inside because my friends are already waiting there, mga kapatira, sabi ko. So yun, hanggang sa tuloy-tuloy, nagkaroon ng pag-aaral, maganda yung naging experience ko sa Hong Kong na lumago ako doon kasi every Saturday ang day off ko, wala kaming ibang ginawa doon kundi mag-aral. So hanggang sa, ayun, lumago na lumago.
sa pananampalataya. And then, nakauwi na ako ng Pilipinas. But before that, maraming mga trials. Pero sabi ko nga, ano lang yan, dekorasyon lang ng buhay para gumanda buhay at saka tumatag sa pananampalataya. So, until then, yun na, nakapag-asawa na. And then, after 2 months na kami ay nakapag-asawa, nag-asawa na, no, si Pastor, the late Pastor Emmanuel Enahe, no, after 2 months, bye! So, punta ako ng Brunei. So, sa Brunei, it is a Muslim country, pero medyo may konting kalayaan sa, ano, sa, yun, mga Christian fellowship. But then, isang lugar lang ang pwede namin puntahan. Eh, medyo, ano yun. So, gumawa ako ng paraan, sabi ko, Lord, please help me. Kasi, meron lamang po kaming isang Diyos, isang pananampalataya. So, nananangin ako. And then, dahil lang hawak namin sa kumpanya, sa Borneo United Enterprises, yun sa Brunei, eh, nagsekretarya ko doon, mga Pilipino. So, unti-unti, nag-open ako ng Bible study, unti-unti ko sila. And then, yun, may na-attendan din akong ibang fellowship, pero mga oneness kami. So, secret yun, hindi kami tagulang kami, kasi nga, bawal mag-conduct ng services sa ibang church. Dapat doon lang sa isang church na yon ang Christian gathering. So, secretly yun, doon kami. Pupunta kami sa mga beaches para mag-baptize. So, ayun, hanggang sa, ang sabi ko, kaya Pastor Emmanuel Enahe, kunin kita para at least meron akong kaagapay dito. So, to make the long story short, nag-minister kami sa Brunei pareho, and then, syempre, magkasama mag-asawa hanggang sa ipinangalak ko si Rita Crisel B. Enahe. Nagbunga ang aming pagmamahal. So, yun, si panganay is pinanganak sa Brunei. So, sabi ko, dumating yung time, I have to go back to the Philippines for good para alagaan si Kitel sa baha, sa ano na, sa Pilipinas. So, nagpatuloy ang ministry sa Brunei. And then, manami, may mga janitors kami na na-convert doon, may mga construction workers na na-convert doon sa tulong ng Panginoon, naging malago rin ang gawain doon. Pero syempre, dahil contractual, so masakit pag umuwi na sila for good, medyo hindi ko na namin alam pag uwi sa Pilipinas kung saan sila ang church. No, but then, we give them ng ano yung mga contact person o sa lugar nila kung saan sila pwede mag-church. So yun, nagpapasalamat sa Panginoon. And then, dumating yung time, magpakasyon si Pastor Enahe hangga't sa lumabas naman si Bicar ng 1998. So yun, nag-church kami noon sa Sapang-Palay Church. And then nung nag-forgood na si Pastor, nasa Magalang kami noon, Magalang, Pampanga. So kapag talagang meron ka pala talagang calling, ang Lord ang gagawa ng paraan para magkaroon ng fellowship. So, nagkaroon kami ng fellowship sa Magalang Church. And then, nabalitaan ng mga kapatiran dito sa Candaba na nandito na kami at meron kaming church sa Magalang, Pampanga. And then, hinanap nila kami. So, hanggang sa yun, napunta na kami dito sa Candaba. So, naging maayos naman ang fellowship, lumago, nagbalikan ng mga kapatiran through God's help. Talagang give God the glory talaga na ginamit at lumago ang gawain. No, ginamit kami mag-asawa para lumago ang gawain sa Candaba. Praise God. So, dahil si Pastor, he is really, ano yung, masyadong ma-PR. So, marami siya naging kaibigan, praise God, until such time na yung isa sa pinakamayamang tao dito sa Candaba, naging kaibigan namin. Tapos, naging former mayor, no? We don't know, pero dumating yung pinakamalaking blow sa buhay namin, pamilya, noong last November 25, 2011. So, halos magte-10 years na this year, no? Yun, dumating yung napakalaking pagsubok sa buhay namin na talagang, wow, sabi to, Lord, paano na? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam paano mangyari. Kasi before that day, when bago siya, yun, alam mo na nana, bago siya ma-shot dito sa ano, Wednesday, I remember,
I was in the toilet. No, I'm praying. Sabi ko, Lord, I don't know. Bakit ako nananalangin ng, give me strength, Lord. Give me strength. I don't know. Iyak ako ng iyak. Na, bakit humihingi ako ng kalakasan? Sabi ko, Lord, I don't know. Bakit ito ang dalangin ko sa iyo, Panginoon, na bigyan mo po ako ng kalakasan. Bigyan mo po ako ng right. Hindi ko alam. Basta, laging puro kalakasan ang hinihingi ko. Lord, ano man ang mangyari sa amin? Hindi ko alam bakit puro kalakasan ang hinihiling ko sa ngayon. No, iyak ako ng iyak doon. So that was November 23. No, and then November 24, nagtututor pa ako noon, saya-saya pa namin. Yung mga tututoran ko, gabi na, nasa amin pa. Yun, nag-sharing kami. Tapos, baby, ganun bumagsak na, no, na mag. Pero hindi ko pinansin. No? And then yun na, November 25, 6 a.m. Habang si Kitela, si Bicar, naghahanda. No? Merong taong kumakatok, natawag siya. So yun na, the biggest blow. No, yun na, dumating na. So, I was really shocked. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lord, paano to? Hindi ko alam. Talagang, boom. Ano talaga eh? Bigla nga kasi. So, kinompose ko yung sarili ko. Kasi siyempre may dalawang anak. They must see na kinakailangan ko magpakalakas. Kasi wala kaming kamag-anak doon. Wala kami. Puro kapatiran. Mga kaibigan. So, I composed myself. Sabi ko, Lord, is this what I prayed last Wednesday? Naalala ko yun na, kaya ba Panginoon, humihingi ako sa kalakasan sa'yo? Because this thing will happen. So, ayun, talagang, I cried deep inside myself. Ayokong tumululuha ako dahil nakikita ko yung dalawang anak ko na, yun, talagang, dano na si Crisel, I must compose myself. I give it, binibigay ko na sa iyo, Panginoon, ang mga sandaling ito. That is at the back of my mind. Pero, nakikita ko yung mga tao, nagkakagulo na, maraming tumitingin. Pero, wala, basta, alam ko lang, Lord, ikaw na pong bahala. So, maraming bumus na panalangin, mga tulong, mga comforts, praise God, na talagang maraming ginamit ang Panginoon, especially yung kaibigan namin dito na talagang isa siya sa pinakamayaman nga dito. Na talagang until now, he is supporting us, lalo na nung nag-aaral si Crisel. Kasi si Crisel, she was only, nasa ano na siya, third year high school. Si Vicar is second year high school. So sabi ko, Lord, I don't know kung paano sila makakapag-aral, pero I'm praying, God, na makatapos sila ng pag-aaral. Kasi ang salary ko or sweldo ko or allowance na tawag namin dito bilang daycare teacher or daycare worker is mababa talaga. Kasi volunteer lang. So talagang rumaraket lang ako sa tutoring. Meron sa barangay, pero hindi kayang pag-aralin ang mga nag-aaral sa private. They were studying in private that time. Isa sa pinakamagandang private school dito sa Baliwag, no? Montessori, De Sagrada Familia. Isa siya sa pinakamaganda. They were scholars that time. So high school pa lang sila. Glory to God, pinag-aaral na nila yung sarili nila kasi scholar sila eh. So, napakabuti ng Panginoon kasi siya yung talaga eh. Basta sabi nga, unahin mo lang ang Panginoon. He will supply everything. Amen? Na talagang siya eh. Nakikita ko kung paano siya kumilos. Anong pa lang nag-high school sila kiter, scholar na sila. So, yun lang pinoproblema, allowance, mga project. And then, sabi ko, Lord, magka-college pa po sila. I don't know kung paano sila magka-college. Pero I remember, sabi ni Pastor Mong Kakitel, na gusto ko, sa UP ka mag-aaral, katulad ng mga pinsan mo, mag-UP ka. Sabi ni Kitel noon, oh, daddy, ano ba yan? Nag-complain pa si Kitel noon. Sabi niya, scholar na naman. Nakakapagod na maging scholar. We have to maintain grades. Sabi ni daddy niya, anak, sa UP ka mag-aaral. So, that's the faith. No, na, sabi ko, sige anak, UP ka mag-aaral. Basta, sige UP. So, yun. Nawala na si Pastor, third year, high school siya, and then sumapit ang fourth year, napakaraming mga kailangan, pero God provided everything. No?
lahat ng kahit sa private school, maraming mga gastos, pero God provided everything. Nandiyan yung mga kaibigan na ginamit niya, praise God, at isa na ang pamilyang Tenlen Villarin. God be the glory. Na talagang salamat sa suporta. Kung di sa suporta, yun, salamat sa Panginoon. So, nakapasa si Kitel sa UP that time. So, tuwang-tuwa ako, Panginoon, salamat po. Natupad yung pangarap namin mag-UP siya kasi hindi nga namin, or hindi ko kaya. Yun na agad ang inaano mo, hindi ko kaya. Pero sabi nga, just trust everything to the Lord. So, pinag-pray naman namin yon and she passed the exam. Tuwang-tuwa kami. And then, nasa Baguio siya. Then kami, di ba, magkasama, upa ng bahay, upa, lahat, maraming expenses. But then, God provided everything. Then, si Kibigar naman, magka-high school na, Fortune High School. Ganun din, sabi ko, anak, mag-take ka ng exam sa UP. And then, PUP, kasi mga state university yan, mga scholar, ang ano dyan. So, yun. Nagbigyan naman ako ni Bigar, napakapasa sa PUP. And then, nakapasa rin siya ng UP. Sabi ko, anak, pag mag-UP, Baguio ka rin. Pareho na kayo ni Bigar, na malaan ni Kiter, na malayo sa akin. Ang hirap, pwede bang mag-PUP ka? So, pinagbigyan naman ako, kumuha siya ng accountancy, pero his heart is sa UP. Sabi niya, Mami, I passed sa UP. Ginakalang ako, UP na rin ako. Sabi niya, total pasado ako. Okay, sige, I'll support you. Basta kung ang grade mo sa accountancy sa PUP, eh, pasok doon sa UP, sigur go. So, pumasa siya, yun, sabi ko, wala akong choice. Sige, UP din. So, yun, ang daming mga expenses. So, na-extend pa sila another year, hindi sila nakagraduate on time because of some, yun, hindi sila yung may ano noon. Basta, na-extend sila ng isang year. Si Kitel, isang year. Si Bigar, dalawang taon. Kasi he shifted from theater guild to film. So, yun, nagpapasalamat sa Panginoon dahil ang isang tulad ko na, yun nga, widow, no? Nakapagpaaral ng dalawang anak sa college, nakapagpatapos. Kaya, nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung blessing na ibinigay niya from the start, na I really don't know why God allowed, no? Na may mangyari kay Pastor and then I took over the church. Sabi ko, Lord, masakit man ang proseso, pero I have to understand why you allow these things to happen. Kasi nga, ang nais pala ng Panginoon na yung pagmolde sa akin at yung pag-trim sa akin, because siyempre tayo bilang tao, marami pa tayong mga ugali na hindi kanais-nais sa Panginoon. Ang nais ng Diyos is magpakumbaba tayo, matuto tayo nga magpatawad. So, oftentimes na parang, Lord, parang ang unfair. Why sunod-sunod? Why, di ba, minsan bilang flesh, magre-react ka. But then, God is speaking through His small voice. You are in the process. Nasa proseso ka. Kung ano yung gusto kong mangyari sa'yo, sundin mo. So, parang tayo bilang tao, parang minsan ang hirap, pero masakit. Pero sabi ko nga, Lord, if it is your will, let your will be done. I surrender all. Isa pa sa awit ko talaga na nakakukaw sa akin. I surrender all to Thee. Diba? Sabi ko nga, Lord, hindi ko talaga alam. I'm raising my hands, even my feet, Lord, I'm raising it all up to You. Kasi nagkasabay-sabay yung pagsubok na minsan, even other people closest to you, even basta maraming bagay, pero sabi ko, Lord, just give me the spirit of understanding everything. Gusto ko po, Panginoon, na bigyan mo po ako ng higit pang kaunawaan. Diba, sabi nga sa isang awit, diba, yung cassette all understanding na talagang paunawa sa atin ng Panginoon kung bakit nangyayari mga bagay na ito. And yun, no, He has a certain reason why. Yun pala yung trimming na gusto sa ating mangyari ng Panginoon. Na kapag mayroong ugali tayo na nakasulpot, diba? Parang sa isang bonsai, pag mayroong mga twigs na umaano dyan, diba? Ikakat yun para maging maganda. So yun, natutunan ko yun sa mga
sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko, na bagamat napakalaki at nakikita mo pa yung taong involved sa nangyari, wow, parang parang di ba ganun? Pero sabi ko, Lord, I don't know, ikaw na pong bahala, no, si mga taong na involved, ikaw na pong bahala, at ikaw na rin po bahala, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo sa amin para po kami ay pagpalain. Maraming salamat. You know them very well. Alam mo po yung kanilang mga puso. Kaya yung proseso sa atin na bilang minsan, napakahirap magpatawad. But then, when God gave you the spirit of understanding everything because He is love Himself, siya yung pag-ibig. Siya yung magkakast lahat ng takot mo sa buhay nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, nang dahil sa banal na Espiritu ng Diyos sa pinagkaloob sa ating lahat, He will guide us. He will give us the spirit of forgiveness. He will guide us everything. Once we surrender our lives to God, He will even provide every single peso that you will need. Amen? Amen. Kaya nga, tumutuwa ako sa Lord ng mga time nag-graduate na si Kitel, ang college, kailangan ng malaking halaga, kahit scholar sila, siyempre mayroong mga gastusin. Pumunta kami sa Baguio. Before that, pumunta kami ng Baguio, wala akong money. Sabi ko, Lord, make a way. Kasama ko pa yung biyanan ko, tapos aakit kami ng Baguio, kailangan ng pang gasolina. 2 days and one night kami doon, so we will spend time. And then, you know, kapag ibinigay mo talaga sa Lord, God will really provide. No, nag-provide siya ng 20,000 pesos. Amen. Praise God. Amen. You are really awesome, God. Nag-provide siya. May nagbigay ng advance, mayroong ng sa tutorial, may nagbigay ng gato, mayroong ganyan. So, 20,000. So, ayun, sabi ko kasabihan ko, tara apo, akyat tayo ng Baguio. Pupunta tayo sa graduation ni Kitel. So yun, ilan kaming umakyat doon. We are, si Vicar, ako, si Kitel, si Kuya Dante. 5 kami umakyat doon. So we spent money, pero sabi ko, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat nakita namin, nasaksihan ko yung graduation ni Kitel. Amen. 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 And then, ito kay Bunso, kay Vicar, nag-graduation siya, inabot ng pandemic. But before that, kinakailangan yung thesis niya. He needed, na-underestimate pa nga niya yung kailangan niya nun eh. He needed almost over 100,000 para sa kanyang thesis. Oh God, sabi ko, Lord. Wala akong alam na gagawin kundi manalangin lang sa'yo, humingi lang sa'yo. Kasi sabi mo nga, walang imposible sa'yo. So, God provided everything for Vicar. No, 100,000 plus kailangan. Yun nga sa thesis niya. And then may mga friends, mga college friends, high school friends who supported us. And even you supported again. Marami kang sinuport kapatid. Kaya yun, nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon. Amen, sa buong praise God. Hallelujah. Talagang just surrender our lives to God. Hallelujah. Yes. And then, He will really bless you. Sabi nga, Jeremiah 33, tumawag lamang tayo sa Panginoon. Call unto me and I will answer thee. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Totoo nga mga kapatid, praise God, na tumawag lang tayo sa Panginoon, praise God. Amen. We are a single mom with 2 children na gusto mo makatapos ang pag-aaral. He uses different kinds of people. No, friends, relatives, yes, no, mga yung pastor na kaibigan ko. Praise God, isang PM lang, no? Friends na isang PM lang, kumilos ang Lord. They Amen. Are God's instrument. I know God will also bless them. No, sapagkat hindi masasayang yung tulong nila sapagkat lingkod ng Diyos ang kanilang tinulungan. So yun, marami. Yung nangyari kay Pastor Inahe na pagkamatay niya, to, parang Lord, parang walang karangalan itong nangyari pagkawala niya sa buhay namin. But then, I will try to understand why. At the back of that thing na nangyari sa buhay namin, lagi ko nilang tinitignan
yung magandang nasa likod ng pagsubok na yon. Amen. Sometimes, I even tempted, pero sabi nga dito sa James, no? Basahin ko lang sa James 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him. Amen. Meron minsan na parang dahil sa natatried yung natatent ka na minsan na parang, Lord, hindi ka, bakit sunod-sunod? Parang, yoko na. Yoko na. Parang ganon. Pero kapag kagabi, no, kapag iniisip ko lahat ng nangyari, no, way back then, and then araw na to, I'm still thankful to the Lord. Sabi ko, patawarin naman ako, Lord, natatempt ako na parang I wanna surrender. Pero still, you're giving me strength. Kasi, ipinapakita mo sa akin, Panginoon, yung how marvelous, how wonderful, and how great you are, God. Amen, na talaga, amen. Hallelujah. Grabe talaga na bilang isang widow, tapos ano pa, imagine how God provided for us. Nag-rent ako dito sa Candaba. Nag-rent si Kitel sa, si Chrissy or Kitel sa Baguio. Nag-rent si Bicar sa Quezon City. We are living separately. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang layo na. No? Sometimes, I want to visit them. Pero, because medyo kulang, ang ginagawa ko lang, kaysa dumanaw ako, sige, allowance lang nila. Napakarami. And then, ayun, dumating ang blow sa buong mundo. Diba? The pandemic attacks. Umatake ang pandemic. So Lord, ang hirap, walang income si Kitel, si Bicar, paano na? Walang income. Walang pumapasok, walang nagpapatutor. So, my God. Lord, ikaw na pong bahala. No? Nag-rent ako ng bahay. Grabe. Pero, you know, God is really good. Amen. Do you see the back of my house? Ito yung aking pinitirahan ngayon. Ayan, hindi na ako nangungupahan. Wow. Napakagandang bahay, napakalaking bahay. Ayan. Libre yan, libre yan mga kapatid. Ibang klase magpala ang Diyos. Praise God. Isa ito. Tumira pa siya sa pinagtagpi-tagpi. Ano eh. Pinagtagpi-tagpi-ng yero. But look at the goodness of God. Hallelujah. Philippians 4:19. But my God shall supply all my needs. All your needs. Yes, that's how according great to His our God is. Glory. Amen. Na talagang magpakabuti ng Panginoon. Amen. This is amen. Isa. God. This is isa sa aming bahay. Ang aming kaibigan. Nakita ko kasi nakita nila kung paano ko talaga nagsusurvive. No, nakita nila God really moves. Amen. Na wala akong thank you, Lord. Thank you, Jesus. Na pang rent. Praise God. So, God really moves. No? He touched the heart of my friends na sila yung nag-provide ng aking tirahan. So, libre na yung aking bahay. Praise God. Napakaganda pa, napakalaki pa. Meron pang garden sa harap. No? So, doon. So, amen. Ano pa ang reason? Sabi nga na, Lord, punch. Ano pa reason para talikuran mo ako? 'Di ba? Pagsubok lang 'yan. Hallelujah. Benefit hallelujah. Amen. Amen. Really benefit you. Amen. So, doon ko na intindihan, doon ko na unawaan. Love understands everything. Amen. Sa pag-ibig sa Panginoon, mauunawaan mo ang lahat ng bagay. And He is even the same yesterday, today and amen. Forever. Amen. Praise the Lord. Dios. God be the glory. Amen. Kung paano siya kumilos sa buhay namin. Praise God. Napakaraming pagsubok sumusunod. Ay, hindi ko na i-detalye. Baka maubos ko ang oras. Amen. Hindi po niya na din. Praise God. Mapuyat. Kulang na talaga ang oras. Amen. Praise God. yun yung napakalaki nga pagsubok sa buhay namin na talagang God really moves in our lives. Amen. Basta complete trust lang and then isipin natin kung imposible sa tao, sa Diyos posible. Yes, amen. That's right. Amen. Amen. Sa atin na makapagpatawad tayo dahil sa tindi ng mga ginawa ng kapwa mo sa iyo. Amen. You will understand. Tama yung awit kanina. Kinakailangan
magtuto ka magpatawad. Nakasabi mo nga kanina na tayo ay magpatawad no ng 70 times 7. So, parang may number pa yun, pero kinakailangan, ano eh, innumerable. Diba? Sapagkat ang Diyos, no? Saka yung mga grudges talagang if you let go, Pastora, it will, ano, yeah, the blessing will overflow. Right. Diba yung mga yeah gamit mo na inulan doon, tinan mo naman ang pinalit ng Diyos, o diba? Sabi ko sa iyo eh. So, talagang galing yung pinaghirapan namin ni Pastor yun, mga yeah gamit, pero sabi niya, okay, God kanya will replace that. Walang sakit. Amen, amen. Praise the Lord. At, nagpapasalamat sa Panginoon dahil praise the Lord for giving me a very bright children na talagang nakakasama ko sila sa gawain ngayon. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon because of the hard work. Praise God. At sa talagang nakikita ko kung paano nahihirapan si Kitel sa pagtatrabaho, pero he is she is inspired, no? Amen. Sa mga nakarito po namin. And glory to God. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. This March 7, she will be promoted as marketing manager. Woo! So, salamat sa ating wow wow. Yes, amen. Praise God. At si Lucar, patuloy ko pa rin pinapanalangin. Because of this pandemic, medyo may kahirapan. Pero, unti-unti, nagkakaroon siya ng kahit papano na freelance muna. And, but then, I'm still praying and hoping that God will move His hands para kay Vicar because meron kami pinapanalangin sa Panginoon na sana magamit din siya when time comes kasi he can act, he can direct, he can edit film, he can write script. So, film ang kanyang kinuha. So, malay natin, someday, somehow, meron tayong kapatiran na gusto mag-produce ng isang Christian movie. And he can write a script. He can be the director. Praise God. Nawa, meron tayo, di ba? Para amen at least, meron tayong Christian production na kung saan magagamit ang talento ng anak ng Diyos para magbigay glory sa ating Panginoon. Lord, praise God. God. Amen. Amen. Praise the Lord. Lord, salamat sa ating Panginoon. Praise God, Mama. This inspires you, the testimony of my life, na tuloy-tuloy lang, kapit lang, at higit sa lahat, magpakapit tayo sa Panginoon. Sapagkat, kapag tayo lang ang kakapit, baka makabitaw tayo pag tayo'y napagod. Right. Pero kung tayo'y purihin ang ating Panginoon. So God will surely hide us under the shadow of His wings. Praise the Lord. Today and forever. God bless all. Amen. Maraming pong salamat. God bless you, mga kapatid. Talagang magtigil pa siya noon. God be the glory. Amen. So, napakagandang patotoo, Pastora. Amen. Praise God. It's really a blessing. And thank God for the strength na that was hidden in you na ilabas ng dahil diyan sa sitwasyon na iyong dinanas. And I'm so grateful and thankful na talagang very challenging ang iyong naging buhay, but to God be all the glory. That's sabi niya, right. Amen. Kumapit lang tayo ng matibay sa Panginoon. So keep serving the Lord. God bless your ministry. Whatever the Lord plans in your life together with your children, then let it be done. Amen. Amen. Let God's will be done. God bless you. Maraming bless salamat. You. Amen. Praise God. Thank you. Amen. Praise God. Hallelujah. We love you in the name of Jesus. God bless. Amen. Thank Hallelujah. You. Thank you. Maraming salamat sa ating pangbutihin ng Pastora. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam po ang ating butihin ng kapatid na dati po kaming asot pusa. Kontrabulati kami niyan. Naalala ko yung galit na galit siya. Kine-chase niya ako. Pagod na akong tumakbo. Hinarap ko yan, sinampal ko siya. Ganun yung buhay na pag wala pa sa Panginoon. Pero thank God, hallelujah. At tingnan mo naman kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. And then talagang malaking impact sa buhay niya yung pagkawala ng kanyang kabiyak. Pero talagang ang naging kalakasan niya ay ang ating Panginoon. To God be the glory. Wow! Amen! Are you blessed tonight, mga kapatid? Amen! Praise God! Thank you so much for sharing, sabi po ni Sister Nolet. Thank you, Pastora Angie, for sharing your testimony. God bless you and your ministry. Keep safe always. Wow! Amen. Praise the Lord! Amen! Maraming salamat. Yan po ay galing po sa Singapore. Yan, yung comment na yan, Pastora Angie, ay from Singapore. Amen. Alright. So tayo po muna ay babati ng mga kapatiran natin na mag-birthday nitong March. Imagine, Pastor, nasa ikatlong buwan na tayo. Wow, sa isang taon. Para nakapagsilang ng kapatid ng taon.
related po, Pastor. Yeah, kasi nandiyan lang po kami. Our first air line. Happy birthday to Pastor God. Pangalan lang po niya. So, happy birthday. Tapos yung ate niya. Alright, and then, March 1, ang dami na kapag-birthday. Kasi, it's really happy birthday in advance. And also, happy birthday to you. Happy birthday to you. Angelica Baratel. March 1, 2021. Happy birthday. Happy blessed birthday to all celebrants for the month of March. So kaya nga masipag na pastor na tagluwa ng ating Happy birthday to everyone, happy birthday to you all, more good health, more blessed years and more candles to blow. Happy birthday, happy, 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 all right, birthday. Amen to God be the glory. Happiest and blessed birthday to all the March celebrants. All right, maraming happiest salamat po. And blessed. Ganda ng word na yan, ano? Thank you, Sister Andrea. May mga nais po ba kayong batiin dyan, mga kapatid? Amen, praise God, hallelujah. So, kung may mga nais po kayong batiin, so feel free po na i-type nyo sa comment. And kung mas maganda po, kung late pa naman ng kanilang birthday, so magpadala po kayo ng kanilang mga picture together with the information, complete name, and the exact birthday po. Ayan. Yeah. Praise the Lord. Ayan. Ayan. Amen, praise God. Tayo na po ay darako na sa pang magbibigay ng papuring patotoo sa ating Panginoon. Amen, praise God. Hallelujah. So ito po yung actually naging guest na po natin siya, pastor, na nag-exhort. Amen, praise God. At itong batang ito ay nakaka-bless siya po, ay anak ng aming dating young people at workers sa church. Amen, praise God. Hallelujah. Siya po ay anak ni Sister Esther Peñaranda. Ano na bang last name niya? Adami. Ayan. Praise God. And let's welcome my UPC Scarborough, Ontario. Wow. Thank you so much for joining us tonight. And then Ate Tessie Dionisio. And also Daryl Joy Bazar. And also Evangelist Michael Berba. Amen. God bless you, praise Evangelist. The Lord. Thank you. Thank you so much. And Evangelist Michael, kinausap na po namin si Sister Malene na magkaroon po kami ng pagkakataon na kayo po ay aming maanyayahan sa aming pong programa. Amen, praise God. Hindi mag-hindi yan para sa Lord, di ba? Alright. Of course, ay napakaganda ng kanyang testimony sa Panginoon. And we will invite him to testify. Yes. And at the same time, sa Thursday yung mag-exhort. So mag-uusap na lang po tayo. Amen. So Thank you po, Evangelist. Salamat sa pag-join nyo sa amin. Amen, praise God. So sa walang pagtatagal, ating pong bigyan daan ang ating pong second guest na magbibigay ng kanyang pasasalamat na patotoo para po sa kapurihan ng ating Panginoon. So Amen. We welcome Brother Peter Adami. Amen. God bless you. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Pastor Elden and Sister Helen Villarin at sa inyo pong simbahan. Thank you so much po for this opportunity to testify the goodness of our Lord Jesus Christ. And I hope and pray, mga kapatid, na maging pagpapala po ito and encouragement sa lahat po ng mga nanonood
at ang mga nakikinig ngayon. And I want to share my personal testimony. Before I truly encountered God, noon po I became an addict in pornography. I became a prisoner of this lustful kind of sin, even though I grown up in a Christian family. And because of my ignorance and immaturity to the Word of God, and because of my innocence to sin, I became a prisoner. But after I truly encountered Jesus in my life, and I've been filled with the Holy Ghost and baptized in the name of Jesus Christ, God started to change my life. And yes, mga kapatid, it was not an instant transformation. I still make mistakes and commit sins. And it was a long process. But I want to tell to you, mga kapatid, that God didn't give up on me. His grace lifted me up. His grace restored me so many times. And the blood of Christ still work in me. And the sins that is in me cannot defeat the power of God, which is the Holy Ghost that is inside of me. And it is all because of His great mercy and grace and unconditional love why I am still alive. Before I've tried to give up on myself by thinking to take my own life. I became so depressed, frustrated, broken, confused, so hopeless and helpless. But Jesus never gave up on me. There are so many, many moments that I could hear His still small voice. And I believe that is the power of God. Today, because of the grace of God, I am what I am. Binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-aral sa Bible School. And I'm so grateful upang ako po ay lalo niyang mabago at magamit para sa kanyang kapurihan. And I want to testify to all of you for the sake of someone that is watching right now. Hear me, my brothers and my sisters. If God can save me from my addiction, if God could save me from hell and from all my sins, He can save you. Jesus Christ can save you. And Jesus doesn't care who you are. Jesus doesn't care how worse you've been through. He can save you. Jesus doesn't care where are you right now. He can save you. Jesus doesn't care how many sins you have committed. He doesn't care if you are a murderer, a rapist, a prostitute, a thief, or a liar. It doesn't matter kung nakasakit ka ng tao, kung iniwan mo ang pamilya mo, kung naging addict ka sa sigarilyo, sa alak, o sa droga, maaaring punong-puno ka ng galit sa puso mo. It doesn't matter kung naging masirable ang buhay mo mula ng pagkabata mo hanggang ngayon. I believe na kaya kang iligtas ng Panginoon at kaya niyang pagalingin ang anak mo at ang pamilya mo. His grace and mercy and love is enough to save you, to heal you, to restore you, and to deliver you. God knows your situation. Maybe I don't know, kapatid, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, but God knows your situation. He knows your experience of depression. He knows all your failures and disappointments in life. He knows all your anxieties. He knows that your family is falling apart. He knows that your relationship is falling apart. And God knows everything. And He is the answer. And Jesus is the answer to all our needs, mga kapatid. And before I end, I just want to quote this verse. In 1 John chapter 3, verse 20, it says here that if our hearts condemns us,
God is greater than our hearts and He knows everything. I believe, mga kapatid, na magipagpapala po to sa lahat, sa mga youth o sa bawat pamilya o sa bawat ano? Sorry. Amen, praise God. Hallelujah. Wala daw sound. Nako, ang dami ko nang sinabi. Wala, hindi pala ako narinig. So, thank you, sarili ba. Alright, hallelujah. So, replay, rewind. So, purihin ang ating Panginoon. Sabi ko nga, yung patotoo ni Brother Kimper ay talagang related sa roots, no? Kasi ang roots is realization of our true self. Ang Diyos hindi talaga nagtatangi ng tao. Amen. Amen. Praise God. Kaya sabi nga ng Panginoon, bumaba siya dito sa lupa para hindi sa mga matutuwid na tao. Yeah. Yeah, kaya yung sinabi niya na siya ay lumaki sa Christian family pero talagang nahulog pa rin siya sa mga pagkakasala. Kasi nga, the devil's trying to steal us from the hands of God, eh. Lalo na yung mga kabataan na yun nga sabi ko kanina, ipinanganak na ang kanilang mga magulang ay Kristiyano na. Salamat so, po, no? Medyo na-mute ko kasi. Kaya. Ayun, tapos yun, parang gusto nilang maranasan yung buhay sa sanlibutan. Mm. Kaya they want to explore. Yeah, meron ganun talagang tao, no? Yeah. Even though you are lumaki sa pamilya, may pananampalataya, no? Mm-hmm. But they need to experience. Yeah, kasi parang nagwa-wonder sila, ano bang meron sa sanlibutan at bakit parang pinaiiwas. Yeah, ganon din ako nung araw. Eh, ngayon gabi na, Pastor. Oo nga, gabi na dito. No? Ganon talaga, no? Uh-huh. Even though kinalakihan mo sa pamilyang pananampalataya, pero dahil nga sa ikaw ay involved sa mga activities ng mga friends mo na talagang hindi rin lumaki at nagkaroon ng kaunawaan sa pananampalataya, so sabi nga, di ba, kung sino yung kasama mo, yun, magiging ganun ka. Show me who your friends are and I will tell you who you are. Birds of the same feather flocks together. Yeah, napakaganda. Kaso, kalbo na rin yung... Ito naman. Wala nang feather yung ibon kasi matanda. Ano ibig mo sabihin? Meron ka. Naman, wala akong pinupunto parang. Hindi, pinaparinggan mo eh. Ano? hindi talaga intention to be honest. Ito talaga ang partner ko. Masyado kang sensitive. Alright, kaya po ayan. Isang magandang bagay, no? Salamat, Brother Kimper, sa magandang testimony niyan. Kung may mga kabataan dito na nakikinig, nanonood. Yeah, especially yung lumaki sa Christian family. Yeah. Yun nga ang masakit, Pastor, eh, no? Ang mga magulang na may magandang pundasyon sa salita ng Panginoon. Of course, gusto nilang ma-erase yung kanilang anak sa daan ng ating Panginoon. Yung kung paano mo iningatan because they are fragile, they are precious. Kaya lang ang nakakalungkot because of the influence of the environment, no? Yung sa kapaligiran eh, doon na the damage. Yung binilt mo, amen, praise God, nasa tulong ng Panginoon. Pero mga kapatid, sabi nga, we have to cover our children even they are already grown up. Kailangan balutin pa rin natin sila ng ating mga pananalangin upang sila po ay mas shield ng ating Panginoon. Ayan, para ingatan sila ng ating Diyos. Amen. So ano yung sinasabi mo kanina, Pastor? Nasa sensitive ka dun sa ano. Yung sinabi kong birds of the same feather, na wala na yung, wala na mga balahibo.
Amen. Praise God. So purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid, na talagang ang Diyos, ang ganda, Pastor, ng ating simula, kasi lahat nagtugma-tugma, no? From yung ating memory verse of the night is the Hebrews 13:8, no? Jesus is the same yesterday, today, and forever. At saka yung awit ni Pastor Arnie Ferrer, yung paano, no? Na-relate doon sa patotoo ni Pastora Angie na talagang matuto po tayong magpatawad. Amen, praise God. And yun nga, yung patotoo ni Brother Kimper, na bagamat siya ay nagbago ng pananampalataya niya sa Panginoon, and now, isa na siyang Bible school student, na talagang bagamat he grown up in a Christian family, pero talagang nahulog pa rin sa patibong ng kaaway. So, talagang God is good, God is faithful to us. Amen. Praise the Lord. To God be the glory, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. So, announcing po, bago po tayo makikinig na isa pang huling awitin, mga kapatid. Amen. Praise God. So, bukas po, ano nung nga ba? Bukas po ay Wednesday. Ayan, ang ating pong pag-aaral, bagong lang lesson natin, Pastor, ano? Amen, praise God. So, meron na po tayong bagong aralin. Amen, praise God. Yung natapos po nating lesson, kung sa sino po ang nais na magkaroon ng PowerPoint, copy niyan, kayo po ay mag-message lang sa amin para mapadalan po kayo ni Pastor Elden ng ating pong lesson from last time. Amen, praise God. So, I think may napadala na sila, si Pastor, ng ating mga nag-request ng copy. And we pray that that will be a blessing to you na magamit sa pagtuturo. Amen, praise God. Hallelujah. And on Thursday, will be our inspired word of God. Ayan, tayo po ay may dalawang live guest, Pastor, no? Pareho pong Pastor ito, no? Amen, praise God. Nanahimik na si Pastor. Wala na siya masabi. Amen. At on Friday, will be the Roots, ang kanila pong live band. That's a talents night po. At sila po ay may mga pag-game. Amen, praise God. So, we encourage na kayo po ay mag-participate sa amin po mga games, dahil meron po kaming kaunting pa-premyo po ng cash para po maging makatulong po kahit papano. Amen. Sa inyong mga pangangailangan. Amen. Praise the Lord. So, Pastor, paki-introduce na po yung ating aawit. Praise God. Purihin po ninyo ang Panginoon habang ang ating pong mga awit ay magbibigay na handog na awitin para sa atin. Lamang sa mga bagay tayo'y nabubuhay, hindi sa biyaya ng Diyos na ating nakakamtan. Biyayang nasa atin nagligtas at nagbago, pag-ibig niyang laana para sa atin at sa iyo. Si Jesus, sa kabila ng lahat, siya'y nanatiling nagmamahal sa'yo. Pagmamahal na hindi kumubukas mula noon hanggang ngayon. Siya'y hindi nagbabago, kailan may di magbabago. Ay para sa'yo, nananatiling tapat sa'yo. Panahoy lumilipas, panahoy nasasayang. Huwag mong hayaang maglaho na parang mula. Ingatan ng pag-ibig mo na huwag tutuyang manlamig. Manalangin at sa tuwi na ika'y diringgin. Si Jesus, sa kabila ng lahat, siya'y nanatiling nagmamahal sa'yo. Pagmamahal na hindi kumukupas
mula noon hanggang ngayon. Siya'y hindi nagbabago, kailan may di magbabago. Siya'y para sa'yo, nananatiling tapat sa'yo. Sa'yo'y nagmamahal, may pag-asa pang naghihintay. Si Jesus, sa kabila ng lahat, siya nanatiling nagmamahal sa'yo. Pagmamahal na hindi kumuupas mula noon hanggang ngayon. May di magbabago, siya'y para sa'yo, nananatiling tapat sa'yo. Siya'y nanatiling tapat sa'yo. Ayan, hallelujah. Napatunayan po nating lahat yan, mga kapatid, na talagang ang Panginoon po ay nanatiling tapat sa atin. Siya'y hindi, sabi din doon, oh, siya'y hindi magbabago at hindi nagbabago. Ayan, hallelujah. So talagang pinagdugtong-dugtong ng Panginoon ang mensahe natin sa gabing ito, mga kapatid. From the beginning of our verse of the night, Hebrews 13:8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Amen. Praise God. Na talagang napatunayan po nating lahat yan, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay, ano yun? No, meron yung awit yun eh, Pastor, yung the steadfast love eh, di ba? No, na the steadfast love of the Lord never cease. They are new every morning. Ayan, anong sabi ni Sister Nelette, Pastor? Pakibasa po. Thank you, Lord, for the faithfulness and your unconditional love. Yan, amen. Praise God. So, talagang wala naman po talaga tayo masabi, kundi salamat, Panginoon. And when we think about the goodness of God, hindi mo talaga maiwasan na yung ano eh, yung talagang luluha ka sa kabutihan ng Panginoon. Di ba yung may pastor may awit yan eh, na God is good in my life, sabi doon. God is good in my life. Sabayan mo naman ako. He said I'll never go. Praising and devotion, is that what I have done? Searching words forever, till the end of time. God is good in my life, makes me a happy Christian. God loves me forever, Jesus my Redeemer. I always keep on crying, the moment I adore Him. My life was young, God loves me forever, until the end of time. Amen! Amen! Talagang when the moment you have your quiet time with the Lord, talagang, and then you think about the goodness of God, talagang wala kang ibang magawa kundi lumuha ng papuri sa ating Panginoon. Amen. To God be the glory. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat, Sister Andrea. Trying hard lang po. Hindi nga ako binabaka pa ng partner ko mag-second, mag-ano siya eh, mag-duet kami.
Ayan, amen. So, purihin po ang ating Panginoon at dyan po ang kabuuan ng ating programa sa gabing ito. At bukas po sa ating pong Bible study, tabayanan po nyo yan dahil si Pastor po ay naghanda ng panibagong putahe ng ating pong pagsasalusaluhan sa salita po ng ating Panginoon. Amen, praise God. So, sa ating pagtatapos, amen, praise God, tayo po itatawag ng ating pong isa sa viewer natin para po mag-closing prayer para sa atin. Ayan, sige, tawagan natin. Amen, praise God. Ito na lang, Pastor, pakitawagan po ito. Yan. Kapag kayo po ay niring namin, pakisagot lang po ang ating ang aming tawag para kayo po ang siyang mag-closing prayer para po sa ating gawain sa gabing ito. Amen, praise God. Hallelujah. So, are you blessed tonight? Amen, praise God. Hallelujah. Amen. The love of God, we can feel it every day. Amen, praise God. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagbamali. Ito ay laging bago bawat umaga. Amen, praise God. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. So, sa ating kapatid na tinatawagan ngayon, pakisagot lang po ang aming tawag para kayo po, ikaw ang siyang aming i-assign para po sa ating pong closing prayer. And samahan mo na rin kami sa koryo ng Give God the Glory. Ayan. Amen, praise God. So, ito po ang ating kapatid na siyang magtatapos sa atin sa panalangin. Amen, praise God. Para po may participation ng ating mga viewer. Ayan. So, pakisagot kapatid. Amen, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. To God be the glory. Sinagot ba niya? Nawala? Ayan. Yeah. Amen. Pero sis, hindi ka namin nakikita. Nakikita namin yung kisam eh. So, amen. Ayan. So, ito po ang ating kapatid sa ating Panginoon. Actually, siya po ay ating naging panauhin na naghandog ng awitin. Kailan ba sila naghandog ng awitin, mag-nanay? Thursday. Nung Thursday. Ayan. Ito po si Sister Andrea. Amen. Amen. Praise God. Amen. So, thank you so much, Sister Andrea. So, i-close mo ang ating program sa pananalangin. Thank you. Hallelujah, Lord Jesus. We love you, we honor you, and we glorify you, O God. Maraming maraming salamat po aming Panginoon sa iyong kabutihan, kapayapaan, at sa lahat ng iyong binigay na pagpapala sa aming mga kapatiran, lalong-lalo na sina Pastor Elden at Sister Helen, O God. Yes, Lord. Pagpalain mo sila, O God, exceedingly abundantly and above all, O God. And we thank you so much all the testimonies that have been spoken tonight, O God. Yes, Lord. And we ask you, God, to hide thy word in our hearts so that we may not sin against thee, O God. Lord, O God, we thank you so much again, and we give you all the praise, the glory, the honor, thanksgiving, dominion, power, O God. Thou art worthy to receive all the praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat sa Sandria. So, dyan ka lang. Samahan mo kami sa aming koryo. Sabayan mo lang kami. Amen. Praise God. Tatapusin natin ang ating programa sa awitin na ito ng theme song ng ating program, Give God the Glory. Amen. Ayan, nag-ready na siya. Mukhang alam niya na yung koryo natin eh. Samahan niyo kami, mga kapatid. Here we go. Nali, nasa na? Nasa na, nawala. Nawala. Okay, then dyan ka lang, sister. Ito na. Andali lang. Amen, praise God. So, kumusta naman dyan, sister? Amen, praise God. Hallelujah. Maraming salamat sa pag-close mo ng prayer. Mabuti naman po kami dito, Pastora. God bless po. Amen. Oh, nawala naman. Nawala naman. Oh, nawala naman yung sound natin. Sandali, okay. All right. Ayusin natin. Ayusin natin. Ayusin para natin. Para makita. Ayan. Amen. Praise God. So, nakakatawa naman si Sandali. Talagang, ano siya, cool. Sorry. Na cool eh. Game na game. Ayan. Na nakakatawa sa ating mga anak ng Diyos para sa Lord. We will do everything. Amen. Amen. Hallelujah. Actually, ito yung secret namin ni Pastor para ano, laging mukhang fresh kahit pagod sa work.
Ayan. Okay, here we go. Again, rewind tayo. Ayan, yung ating mga viewers na sinasamahan din tayo. Maraming salamat po. At bukas ay magkikita-kita muli tayo para sa ating pag-aaral ng salita ng ating Diyos. And maging sila Sister Andrea ay may gawain din. Amen. Praise God. Hallelujah. Na pinangungunahan po ng kanyang butihing asawa. Amen. Praise God. Ang mga pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. Actually, family rin sila, Pastor, na nag-work sa ministry ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah to God be the glory. At may cooking session palagi si Sister Andrea. Nakakagutom yung mga pinapost niya mga pagkain. Kagaya kanina, nakita ko yung avocado na may egg. Uy, sabi ko, sarap. Favorite ko yung avocado. Oo, no? Masarap mag-lotus. Masarap magsilbi ng physical food tsaka spiritual food. I know. Ayan, balance, di ba? Physical and spiritual. Pero talagang una sa atin ang spiritual. Ayan. Siyempre. Amen. Praise God. So, Sister Andre, hindi ka pa namin na-schedule for sa testimony, ano? So, pagka ano, Sister, i-message na lang kita kung kailan ka namin may schedule na maanyayahan. At maraming salamat for being always available para sa gawain ng ating Panginoon. God bless your beautiful heart, kasing ganda mo. Amen. May God bless you more, Pastora, exceedingly abundantly. Yeah, maraming salamat. I claim that. I take that. Amen. Yeah. Praise the Lord. All right, let's so ready go. Na. Ito na. Oh, rewind tayo. Yo!
because it was.